Mga ilang oras din ang biyahe namin ni Dana, upang marating ang restaurant bar ni Sian. Kaagad akong bumaba ng sasakyan at sumunod kay Dana, nang sa wakas ay huminto na ang sinasakyan namin sa tapat ng restaurant. Umilang hakbang kami papasok sa loob, bago ko nahagip ang mesang kinauukupahan ni Sian. Sakto namang nagangat ito ng tingin at nagtama ang mga mata namin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang kakaibang pagtambol ng puso ko ngayon. Pansin ko ang malalagkit nitong tingin, habang papalapit kami sa kinaroroonan nito, pero hindi ako ganoon kasigurado. Marahil ay nilalay na naman ako nito ng palihim, pakiramdam ko anumang oras ay pwede akong matapilok dahil sa sobrang tensyon, ganito palagi ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko si Sian. "Good evening kuya," bati ni Dana sa kapatid, nang sa wakas ay nakarating na kami sa mesang kinaroroonan ni Sian. "Good evening," ani Sian pero sa akin nakatingin, hindi ko talaga alam kung ano ang mararamdaman ko sa ngayon. Naghila si Dana ng upuan, at kapag kuan ay sumenyas ito sa akin na maghila na rin ng upuan, kaya mabilis kong sinunod ang utos nito. Ramdam ko ang pangangatag ng mga tuhod ko, dahil sa sobrang tense lalo na at nakikita ko ito mula sa gilid ng mga mata ko, na kanina pa ito nakatitig sa akin at hindi ko alam kung bakit. "Siguro nagagandahan siya sa iyo," bulong ko sa aking sarili, subalit mabilis ko rin sinaway ang sarili ko, dahil imposible ang lahat ng iniisip ko. "Why are you wearing like that?" narinig kong tanong ni Sian. Kaagad akong nagangat ng tingin, upang alamin kung sino ang kinakausap niya sa amin ni Dana, pero sa akin pala siya nakatingin. "Ako," maangkong tanong sabay baling kay Dana. "Maganda naman kuya," si Dana ang sumagot. "I'm not asking you," mariing saad ni Sian sa kapatid, kaya nanahimik na rin ito kaagad. "Ako ba?" pag-uulit kong tanong. "Who do you think?" Napalunok ako, bakit niya tinatanong sa akin, ayaw niya ba sa suot ko? "E magdi-dinner nga tayong tatlo diba? Dapat presentable ako." Kinakabahan kong tugon sabay sulyap kay Dana, na tahimik lang nakikinig sa amin. "Correction, I'm not invited you here," mariing saad ni Sian, na ikinakunot naman ng noo ko at ni Dana. "Excuse me, kuya, I still can remember na sinabi mong isama ko si Isabel dito," hindi mapigil ang saad ni Dana. Napayuko ako dahil sa sobrang hiya. "Exactly," kunot ang noo na saad ni Sian. "But not for joining our dinner, gusto kong siya ang magseserve ng pagkain natin." Napaawang ang mga labi ni Dana, at hindi makapaniwalang tumingin sa kapatid. "Pero hindi siya trabahante mo, kuya. She's now part of our family." "Okay lang," halos pabulong kong saad kay Dana. Ginagawa ko ang lahat upang pigilan ang aking mga luha na bumagsak, dahil sa sobrang hiya at sama ng loob. Sayang pala ang effort ko sa pagpapaganda. Akala ko mapapansin na ako ni Sian, bilang isang magandang babae sa mga mata nito, pero nagkakamali pala ako. "It's okay, Isabel. Ikaw na ang pinakamagandang taga-serve namin dito," saad ni Dana sabay pisil sa palad ko. Palihim kong sinulyapan si Sian. Sobrang seryosong nakatingin ito sa akin, at halatang hinihintay na ang kilos ko. Mabilis akong tumayo, at taas noong nakipaglaban ng titigan dito. "Kung hindi lang kita mahal, loko ka," wika ng isip ko. Kinuha ko kung ano ang nais nitong orderin, at mabilis na kumilos. Mabuti na lang nakikisama itong 4-inch sandals ko. Alam kong pinagtitinginan ako ng mga taong naroroon, lalo na ang mga trabahante ng restaurant na iyon, pero dinedma ko lang ang mga iyon. "Ang ganda mo naman, miss," narinig kong saad ng lalaking nadaanan ko, ngumiti lang ako bilang pasasalamat. Kahit paano naman ay nawala ang hiya ko sa balat, dahil sa simpleng papuri na iyon. Naglakad ako upang tunguhin ang mesang kinauukupahan ni Sian at Dana, subalit natigilan ako nang makitang may isang babaeng katabi si Sian. "Maganda at mukhang sosyal ang babae." "Excuse me ma'am, sir, nandito na po ang order nyo." Kaagad ko namang nakuha ang atensyon ni Dana at Sian pati ang babaeng katabi nito. Pansin ko ang paghagod sa akin ng tingin sa akin ng babae. "Thanks Isabel," si Dana. Ngumiti lang ako at kapag kuan ay sumulyap kay Sian.at muling nagtama ang aming paningin, at dahil doon mabilis na namang bumilis ang pagtibok ng puso ko. Ngumiti ito at kamuntikan ng malaglag ang suot ko, dahil sa napakagandang mga ngiti nito. "Leon pala, uutusan lang pala ako nitong dagdagan ng pagkain na in-order niya.
E ano pa ba ang dapat kong asahan mula dito? Hindi rin nagtagal ay hindi ko na rin maiwasang menas, dahil parang sinasadya na yata ng hudyong si Sian ang pag-uutaw sa akin. Halos mapuno na nga ng pagkain ang ibabaw ng mesa, dahil sa paisa-isa nitong order. Talagang feel nitong parusahan ako, lalo at ramdam ko na rin ang pananakit ng paa ko, dahil sa suot kong sandalyas. You can join us, Isabel, nakangiting saad ni Dana. No, may iuutos pa ako, saad ni Sian sabay-akbay sa babaeng katabi nito. Ano iyon? Tanong ko at pilit na nagtimpi. Isa na lang talaga sa sabog na ako. Please wash the dishes. What? Umalma si Dana. Sumusobra ka na yata, kuya. Galit na saad ni Dana. May mga kitchen staff ka, diba? Alam kong marami ang mga dishwashers mo, bakit si Isabel? Okay lang, saad ko at pilit na umiti. At sinunod muli ang utos nito. Sa ngayon ay binagalan ko na ang paghakbang ko. Ramdam ko ang unti-unting pagpatak ng aking mga luha. Ganito ba talaga kapag nagmahal ka, gagawin mo pa rin ang lahat para lang sa lalaking mahal mo, kahit lumalabis na sa pananakit sayo. Dahil sa sobrang sama ng loob, binilisan ko ang paghakbang ko patungong kitchen, hanggang sa hindi ko namalayan ang pagbangga ko sa isang matigas na bagay, dahilan upang matapilok ako, at akmang pagbagsak ng pangupo ko sa sahig, mabuti na lang kaagad na may some aloe. Miss, are you okay? Dahan-dahan akong nagangat ng tingin. Napaawang ang mga labi ko dot ito yung lalaking nagsabi sa akin kanina na maganda ako. Okay lang, pasensya ka na, nagmamadali ako eh. No, it's okay, pansin kong ang nagmamadali ka, nakangiting saad nito. Doon pa ako natauhan na nakayakap pala ako sa estrangherong lalaki, kaya mabilis akong lumayo sa katawan nito. I'm sorry, saad ko at akmang hahakbang na ako palayo dito, ngunit napahinto rin ako sa paghakbang ng magsalita ang lalaking nabangga ko. I'm Joshua Ramirez, anito sabay lahad nito ng kamay sa akin. Matagal bago ko tinanggap iyon. Isabel, simple kong tugon. Can I invite you to eat dinner with me? Anito. Pasimple kong sinulyapan ang mesang kinaroroonan ni Dana, Sian at ng babae. Kinabahan ako nang makita ang madilim na anyo ng mukha ni Sian habang nakatitig sa akin. Pasensya ka na, may trabaho pa kasi akong dapat tapusin. It's okay. Kilala ko ang may-ari ng restaurant na ito. Ako na ang baalang magpaliwanag, nakangiting saad nito. Muli akong sumulyap sa kinaroroonan ni Sian. Hindi pa rin nagbabago ang anyo ng mukha nito. Please, alam ko kasing nagugutom ka na. Kanina ko pa kasi napapansin ang pabalik-balik mo sa pagseserve ng food sa mesa ni Sian. Natigilan ako, oo nga pala, kilala nito ang may-ari ng restaurant katulad ng sinabi nito kanina. Please, muling saad nito. Sige na nga, sa bandang huli ay saad ko. Ngunit hindi pa man ako nakakaupo, ay may humablot na sa braso ko, at ganoon na lang ang gulat ko nang mapagtanto kung sino. Sian, gulat kong sambit sa pangalan nito. Hey bro, gulat na saad ni Joshua. She's my servant here, and you don't have the rights para pilitin siya sa gusto mo. Mariing saad ni Sian, at napangiwi ako nang maramdaman ang mahigpit na pagkakahawak nito sa braso ko. I'm sorry bro, kanina ko pa kasi siya napapansin na pabalik-balik dito, at mukhang pagod na siya, kaya naisipan kong yayain siyang kumain, paliwanag ni Joshua. Whatever, anito at kapag kuan ay kinaladkad ako nito palabas ng restaurant, at naiwang nakatulala si Joshua. Ano ba, nasasaktan ako, singhal ko at ganoon na lang ang gulat ko, nang bigla ako nitong ipinasok ng pasalya sa loob ng sasakyan nito. Stop flirting with my customer. Galit nitong singhal pabalik sa akin, at saka manonyebra ang sasakyan. Hindi ako nakikipag-flirt, mariin kong tanggi. Of course you are, anito at mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. At para lang din malaman mo, hindi mo ako hawak. Hindi mo ako alila. Matagal bago ito sumagot, pansin ko ang paghigpit nito ng hawak sa manibela habang nagmamaneho. Oo, sampad lang ako sa pamilya ninyo, pero tao lang ako, Sian. Saad ko sa nanginginig na boses. Nasasaktan pa rin ako, sobra-sobra na itong pinaggagawa mo sa akin. Alam mo, okay lang naman sa akin na utos-utusan mo ako, pero ang isipin mong nakikipaglandian ako sa mga customer mo, hindi ko yata kayang tanggapin iyon. Biglang nanuyo ang lalamunan ko,
at nanubig naman ang mga mata ko, pero mukhang wala yatang puso itong si Sian. Mabilis nitong pinaharurot ang sasakyan, at hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Ilang sandali lang ay naramdaman ko ang paghinto ng sasakyan sa tapat ng isang building. Binuksan nito ang pinto at nag-aalangan akong bumaba, pero dahil sa sobrang dilim ng anyo ng mukha nito, bumaba na rin ako pagkaraan. Nasaan tayo? Maangkong tanong, ngunit hindi ito sumagot, bagkus ay mabilis itong humakbang papasok, kaya sumunod na rin lang ako. Saan mo ako dadalhin? Inis kong tanong. Sa kondo ko, casual nitong tugon, at saka may pinindot ito sa elevator, mabilis ako nitong hinela papasok, dahil hindi ako makagalaw upang ihakbang ang mga paa ko. Ano naman kaya ang gagawin namin sa kondo niya? I will pay you, casual pa rin itong saad, nang nasa elevator na mismo kami. Babayaran mo ako, pero kailangan mo pa talaga akong dalhin doon sa kondo mo. Hindi ko makapaniwalang tanong. Yes, and you have nothing to do with it. It's my decisions. Umusok ang bumbunan ko dahil sa naging sagot nito. Ang tingin niya talaga sa akin ay alila, at wala akong magagawa anuman ang sabihin o idikta nito. Mayroon, hindi ako sasama sa'yo. Sigaw ko sakto rin namang pagbukas ng elevator, kaya mabilis akong tumakbo palabas, ngunit sa kasamaang palad, natapilok ako. You can't escape me, Isabel. Anito at hinablot ang braso ko, at kinaladkad patungo sa pintuan ng kondo nito. Pilit ako nitong ipinasok sa kanyang kondo, kaya ganoon na lamang ang pagpupumiglas ko. Walang hiya ka, ano ang gagawin mo sa akin? Hindi ko na napigilan ang mangiyak-ngiyak kung saan. I will pay you, you've asked my payment if you still can remember, right? Sarkastiko nitong wika. Ano, re-rapin mo ako? Galit kong tanong, at pinagsusuntok ito sa dibdib. Panay naman ang ilag nito sa mga kamao ko, at hindi nakatiis, ihinagis ako nito sa malambot na kama, na parang isang unan. Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi ako papatol sa mga katulad mo lang? Anito at nakita kong naghubad ito ng damit, at mabilis na nagtungo sa banyo, at ilang sandali lang ay lumabas na ito doon. Malayo pa lang ay sumalubong na sa akin, ang mabangong amoy ng sabon na gamit nito sa pagligo. Napalunok ako nang makitang tanging tuwalya lamang ang nakatikip sa maselang bahagi ng katawan nito. Here, anito nang sa wakas ay nakapagbihis na ito. Isang zekeng naglalaman ng malaking halaga. Para saan ito? Taka kong tanong habang nakatitig sa zekeng ngayon ay nasa kamay ko na. Bayad ko para sa pagtatrabaho mo sa akin, seryoso nitong tugon, at saka binuksan nito ang TV. Masyado itong malaking halaga, Shuzi ka pa talaga. Syempre hindi, mabilis kong tugon. Teka, kailangan mo pa talaga akong dalhin dito. Hindi ba pwedeng sa bahay na ni Tito Virgel? Of course, we need to talk something, anito at saka seryosong humarap sa akin. Ano iyon? Nagugulumihanan kong tanong. Iwasan mo si Joshua Ramirez, anito na ikinaawang naman ng mga labi ko. I hate you being with him. Napalunok ako, kung boyfriend ko lang sana ito, lisipin ko talagang nagseselos ito kay Joshua. Bakit ko naman iiwasan? At saka aksidente lang ang pagkakakilala namin sa isa't isa. No more questions, okay. Just follow of what I have said, asek nito. Ngayon, pwede na ba akong umuwi? Kung ayaw mong umuwi ako na lang ang uuwi mag-isa. Saad ko at bumaba na sa kama. Good luck kung may masasakyan ka pa uwi. Nakangising saad nito. Natigilan naman ako, at pasimpleng sinulyapan ang wall clock na naruroon. Hindi ko namalayan ang pagtakbo ng oras. Natitiyak kong mahihirapan na akong maghanap ng masasakyan, at hindi pa ako natututo sa pagbibiyahe. At ano, dito na lang ako matutulog, hindi ko makapaniwalang tanong. Guess, anito at pinatay nito ang TV. Humakbang ito patungo sa kama, at ibinagsak nito ang katawan doon. Nakapamaywang akong humarap dito, saan mo naman ako patutulugan? Inis kong tanong, dyan sa tabi mo. Nanlalaki ang mga mata na tanong ko dito. Of course not, maagap nitong tugon, dyan ka sa baba matulog. Napanganga ako, at kapag kuan ay inis na tinalikuran ito. Nakakainis talaga ang sarili ko. Bakit nagawa ng puso ko ang umibig sa ganito ka-ungentleman na lalaki? Ayan, narinig kong saad nito. Ayan narinig kong saad nito sabay hagis ng mga unan at kumot.
Humiga na ako at saka nagtalukbong ng kumot, dahil alam kong lalamigan na naman ako neto, dahil sa lakas ng aircon. Kumusta na pala ang bahay mo sa Cavite, tapos na ba? Pagkaraan ay tanong ko, habang nakatalukbong pa rin. Hindi pa. Anito at mukhang galit pa yata sa pagtatanong ko. Bakit? Gusto mo bang bumalik na kaagad ako doon? Dugtong nito. Kahit huwag na sana, tugon ng isipan ko. Kahit palagi mo akong sinasaktan, gusto kong nandito ka lang palagi, dugtong ng isipan ko. Malapit nang matapos iyon, dugtong pa nito. Hindi ko naman maiwasang palihim na malungkot.